Matatag Curriculum, GMRC Grade 4, Quarter 1, Aralin 2, Mga Sariling Gawi ng Mabuting Pakikitungo sa Mga Kasapi ng Pamilya. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC Grade 4, Quarter 1, Aralin 2, Mga Sariling Gawi ng Mabuting Pakikitungo sa Mga Kasapi ng Pamilya. Mga pamantayang pangnilalaman. Natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mag-aaral ang mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan bilang tanda ng pagiging matapat. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya. Number 1, nakakikilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Number 2, napangangatwiranan na ang mga sariling gawi ay mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Number 3, naisasakilos ang mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan. Ang pakikitungo sa pamilya ay nangangahulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan sa mga magkapatid, magulang, pamilya, at iba pang mga individual. Ang pakikitungo ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mapanatili ang koneksyon at pagpapahusay ng samahan kung saan ang mga pamilya ay maaaring magkaroon ng pagkakataon upang matuto, mag-ensayo, at ipakita ang mga bagong asal at pamamaraan sa pakikipag-ugnayan. Ang mabuti o positibong pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang bahagi ng matibay na pamilya. Ang matatag na pamilya ay umuunlad mula sa pagmamahal, seguridad, komunikasyon, koneksyon at ilang mga patakaran at nakagawian. Mahalaga na panatilihin at pag-ibayuhin ang mabuti o positibong pakikitungo o relasyon ng bawat miyembro ng pamilya dahil ito ay una, nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya, lalong-lalo na sa mga bata na maramdaman ang seguridad at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na galugarin ang kanilang mundo. Subukan ang bagong mga bagay at mag-aral. Ikalawa, pinapadali para sa pamilya na malutas ang mga suliranin, pagtugma sa mga pagtatalo at igalang ang mga pagkakaiba ng opinyon.
Ikatlo, binibigyan ang mga bata ng mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin ang malusog at matatag na relasyon. Ika-apat, maaaring mag-udyok sa mga bata na magpamalas ng mataas na moral ng katangian sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang kaalaman sa tama at mali. Para sa ating gawain, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali kung hindi. Number 1, ipinakilala ni Dino ang kanyang ina sa kanyang mga kaibigan ng may ngiti at pagmamalaki. Ang sagot, tama. Number 2, sinigawan ni Beth ang kanyang tiya Susan nang hindi niya napanood ang aralin sa TV na handog ng DepEd. Ang sagot, mali. Number 3, bukal sa kalooban na tinulungan ni Desa ang kanyang ama sa pagbubuhat ng mga panggatong na kahoy. Ang sagot, tama. Number 4, nagtago sa loob ng bahay si Anna nang marinig niya ang utos ng kanyang kuya. Ang tamang sagot, mali. Number 5, hinintay na lamang ni Ben na matapos ang pinanonood ng kanyang bunsong kapatid saka siya nanood naman ng kanyang paboritong palabas sa YouTube. Ang tamang sagot, tama. Number 6, sumasagot kaagad si Mel kapag tinatawag siya ng kanyang lolo. Ang tamang sagot, tama. Number 7, sinisigawan ni Ken ang kanyang nakababatang kapatid kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Ang tamang sagot, mali. Number 8, hindi ako nagmamano sa aking lola kapag hindi niya ako binibigyan ng pera. Ang tamang sagot, mali. Number 9, inaabutan ko ng malamig na tubig si nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Ang tamang sagot, tama. At number 10, hindi ko pinapansin ang bili ng aking mga magulang dahil paulit-ulit lang ito. Ang tamang sagot, mali. Tumako naman tayo sa epekto ng mabuting gawi ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ang ating mga pamilya ay may malalim na epekto sa ating buhay na humuhubog sa ating pag-unlad, mga halaga at mga relasyon. Kaya, kinakailangang panatilihin ang mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya dahil ito ay nagbibigay ng masaganang benepisyo o positibong epekto hindi lamang sa pamilya kundi maging sa lipunan na ating kinabibilangan.
Narito ang mga epekto. Number 1, pag-unlad ng karakter at moralidad. Ang pag-unlad ng karakter at moralidad sa kabataan ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing aspeto ng sosyalisasyon. Number 2, personal na kagalingan at emosyonal na paglago. Nag-aambag ang mga kasapi ng pamilya sa personal na kagalingan ng bawat isa. Sa panahon na nakakaranas na tayo ng mahirap na mga sitwasyon, nauunawaan natin ang mga pagmamahal at pangunawa ng ating pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Number 3, pagiging responsable. Ang pundasyon ng pamilya ay may iba't ibang likas na mga tungkulin. Sa bawat kasapi ng pamilya na nagtutupad ng kanilang mga obligasyon, nakikinabang ang buong pamilya dito. Kaya't lumalakas ito. Number 4, marunong makiramay, maawain at mapagmalasakit. Isa sa pinakamahirap na bagay na sinusubukang maipamalas ng mga tao sa kanilang buhay ay ang damdamin ng emosyonal na pag-unawa para sa iba. Ang pamilya ay nagbibigay ng mahusay na kapaligiran para sa pagpapaunlad ng napakahalagang katangiang personal na damdamin ng emosyonal na pagdamay at pagmamalasakit. Sa pangkalahatan, ang epekto ng mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay ang mga sumusunod. Una, nagpapalakas sa emosyonal at intelektual na pag-unlad. Ikalawa, tumutulong sa paglago ng ugali at psikolohikal na pag-unlad. Ikatlo, nakakatulong sa madaling paglutas at paglalampasan ng mga tunggalian. Ika-apat, nakatutulong sa pagpapalakas ng pakiramdam ng responsibilidad. Para sa ating panghuling gawain, piliin ang 9 na sitwasyon na nagpapakita ng mga pangangatwiran na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Markahan ng check ang mga napiling sagot. Number 1, ang pagkakaroon ng masaya at matatag na samahan sa loob ng pamilya ay indikasyon ng pagkakaroon ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga damdamin. Ang sagot, check. Number 2, hindi dapat kilalanin at intindihin ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa sa pamilya. Tama ba ang pangungusap na ito? Hindi. Number 3, maglaan ng oras upang magbigay pansin sa mga pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Ito ay nagpapakita ng pag-aalala at pagmamalasakit. Ang tamang sagot, check. Number 4, tanggapin ang bawat isa sa kabila ng kanilang mga kahinaan at imperfeksyon. Ang pagtanggap ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot, check. Number 5, maging handa na tumulong at mag-alaga sa mga kasapi ng pamilya, lalo na sa mga oras ng kagipitan at pagkakasakit. Ang tamang sagot, check.
Number 6. Magkaroon ng kakayahan na magpatawad at mag-move on sa mga pagkukulang o hindi pagkakaintindihan. Ang tamang sagot, check. Number 7. Sa mga pagkakataong may mga hindi pagkakasundo, hanapin ang paraan para magkaroon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mahinahon at konstruktibong usapan. Ang tamang sagot, check. Number 8. Ipakita ang malasakit sa pisikal, emosyonal at mental na kalusugan ng bawat miyembro. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtanong kung kumusta sila o pag-aalok ng tulong. Ang tamang sagot, check. Number 9. Magbahagi ng oras, kasanayan at mga kaalaman sa mga gawain at proyekto sa loob ng pamilya. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang tamang sagot, check. At number 10, pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bawat isa ay pangunahing aspeto ng gawaing pangunawa. Ang tamang sagot, check. Mahusay mga bata! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!